nais ko pong ipaalam sa inyo na ako ang tunay o yung original na nag-endorso sa taong bayan tungkol kay dating President Rodrigo Duterte. Actually, isang palaisipan sa akin kung bakit bigla kong naisip o inilagay ng Diyos sa utak ko na hamunin si dating President Rodrigo Duterte. Iyon po yung 100,000 papel na ikinalat ko kung saan sinasabi ko na para sa tunay na pagbabago. Ito po ang nilalaman. Hinahamon ko ang lahat ng may malasakit sa bansa na tumakbo na sa darating na eleksyon. Tulad ni Rodrigo Duterte na tumakbo na bilang presidente ng Pilipinas para sa tunay na pagbabago. Noong nagkakalat po ako ng papel, ay inaabot po ako ng magdamag sa kalye. Madalas po ay nasa terminal ako, doon ako nagpapalipas ng magdamag. Halos wala akong tulog. At nakakausap ko ang mga tiga Mindanao sa Maynila at kung saan-saan parte ng lugar nating bansa. Iniikot po ako sa lugar ng Laguna, yung terminal po doon. Magdamag po na magkakalat ako ng papel, magsasalita ako sa bus. Yung mga papuntang Mindanao, mga papuntang Bisaya ay nakakausap ko at binibigay ko po yung mga papel ng tunay na pagbabago. Isang malaking katanungan kung bakit ang title ng isinulat ko ay para sa tunay na pagbabago. At sa iba pa pong lugar ako nagpupunta noon, doon po madalas sa Naga City, pupunta rin po ako sa lugar ng Legazpi. 3 days po ako doon. Actually, nabastos pa nga ako doon sa terminal ng Naga kasi nung nagsasalita po ako that time, ay pinabababa ako sa bus ng nung tiga terminal. Isang malaking lalaki na medyo maedad niya ng konti, halos mga kasing edad ko. At dahil sa hindi po ako nakaayos gaano, yung simpleng-simple lamang po ang dating ko, may halos wala rin akong hikaw, ay kaya ako'y akala ko sino lang ako. So, 3 days po akong papunta-punta sa terminal na yon, magdamag, walang tulog, doon din po sa lugar ng Legazpi, yung parte ng SM. At yung mga jeep po doon na nakaparada, mga kakausapin ko yung mga driver doon, doon din po sa may mga terminal doon, mga van na papunta sa iba-ibang mga lalawigan, papuntang Mindanao, papuntang Surigao, etc. At doon din po sa lugar ng Lucena City Terminal, doon din po ay nabastos ako ng mga security guard doon dahil yung lugar ng terminal doon ay ang may-ari po ay ang nagmamay-ari isang Chinese. At parang ipinagbabawal nila yung pagkakalat ko ng papel. So, ako'y pinalabas, pero ang nagagalit po noon, that time, nung binabastos po ako, ay ang mga driver. Mga doon sa terminal na yon, dahil alam nila na lagi ko silang nakakasalamuha, nakakasakay ako sa jeep nila, lagi ako nagkakalat ng mga petition at kung ano-ano pa na nababasa nila. So, sabi pa nga nung mga driver doon, kapag naging senador yan, humanda kayo. Pagkaraan din po ng ilang araw, akala nung security guard ay matatakot ako. Kaya nung nakita nilang hindi ako natakot dahil bumalik din ako, ay hindi na ako nila ako pinansin na nang papasyal-pasyal po uli ako doon sa terminal. Doon din po sa lugar ng Cabanatuan City,
terminal, magdamag din po ako doon. Halos wala rin tulog. Din po sa San Jose City, sa Nueva Ecija. At napakarami pong lugar na pinupuntahan ko. At kaya ka lang nanalo Duterte ay dahil sa akin. Hindi dahil kay Kibuloy. Huli na siya nagsabi na inendorso ka. Napakaraming tao ang pwedeng magsalita o siguradong maraming taong nagsasalita sa iyo na merong naghahamon sa iyo na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas para sa tunay na pagbabago. Ngayon ay akala mo siguro ay si Kibuloy ang dahilan kaya ka nanalo. Yung kasinungalingan niya na sinasabing itong milyon ba? Yung sinasabi niyang mga tao niya sa iglesia niya. Pero nagkakamali ka doon, Duterte. Ako ang tunay na dahilan kung bakit ka naging presidente ng ating bansa. Naniniwala sa akin ang mga tao dahil marami akong ginagawang pagtulong sa taong bayan. Napakarami na. Kaya nga ako tinawag na senador ng bayan. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung anong ibig sabihin ng senador ng bayan. Kasi alam nyo naman na hindi pa ako senador. So, mayroon pong, nung nagkakalat po ako ng papel noon, ng mga petition, ay may tumawag po sa akin ng mga ilang tao na sabi, senador ng bayan. Ang ibig pong sabihin noon ay tumatakbo kong senador at tumutulong ako sa ating sa taong bayan. Yun pong ibig sabihin, kaya tinawag na senador ng bayan. So marami pa pong bobo sa atin na hindi po nakakaalam noon. In fact, sa totoo lamang po, ang pag sinabi, tinawag ka ng senador ng bayan, ibig sabihin na isa ka ng bayani. Dahil tumutulong ka nga sa taong bayan, sa bansa, nang wala kang tinatanggap na kahit ano. At nung time nga ni Duterte, yung mga bayani ay iniinsulto nila. May mga katangahan din nangyari. Bakit kaya? Sabi nila, ang doktor na gumagamot ay isang bayani. Ang nurse ay bayani din. Yung mga driver, naging bayani. Yung mga nagbabayad ng tax, bayani. Ano pa? Sino pa yung ginawang bayani nung panahon ni Duterte? Pero, ang totoo lang po, sa totoo lamang po, itanaas nila ang kalidad ng isang tunay na bayani. Kapag sinabing bayani, lalo na noong mga panahong nagdaan, yung mga tinatawag nating bayani na tulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini na isang lumpo. Bakit po sila tinawag na bayani at nalagay po sila sa kasaysayan ng ating bansa? At nandun po sila sa libro at sinasabing sila ang mga bayani. Kasi po, ang mga tunay na bayani ay hindi binabayaran. Kusang loob sila na nagsasalita para ipagtanggol ang taong bayan sa ibang paraan. Iyon po yung mga hindi bayaran na tao. Kaya nga po sinabi ko na ang mga bayani ay itinaas ng panahon ni Duterte. Gusto nilang insultuhin yung mga bayani, pero actually, it's the other way around. Yung gusto nilang insultuhin ng mga bayani ay itinaas nila ang pagkakakilala sa mga bayani, tunay na bayani. Ang tunay pong bayani ay hindi po bayaran. Kaya po yung ginawa nilang bayani ang mga mga taxpayers, yung mga tricycle driver, ang nurse, doctor,
etc. Yun pong mga yun ay bayaran po. Kumbaga, kikilos lamang sila, kumikilos lamang sila dahil sila ay binabayaran. Kaya hindi po masasabing bayani. Ang tunay na bayani, ulitin ko, ay hindi po binabayaran ang pagkatao. O wala pong tinatanggap na bayad. So, ngayon po, nais kong ituloy kay Duterte o ipalawanag o ilagay sa utak ni dating President Duterte. Ako ang tunay na nagpanalo sa iyo dahil naniniwala sa akin ang taong bayan. Pero ngayon, unti-unti ay na-realize ko kung bakit inilagay ng Diyos sa utak ko ang tunay na pagbabago o bakit ikaw ang hinamon ko bilang presidente ng Pilipinas para sa tunay na pagbabago. Iyon po pala ay para lamang lumabas ang tunay mong ugali. Yung sinasabing nga ayon kay Trillanes, dating Senator Trillanes, ay yung Davao Mafia kung saan nagkakaroon ng mga patayan sa inyong lugar. At ang pinaka grabe sa lahat ay yung relasyon mo sa nagpapanggap na si Kibuloy. Ang tunay na pagbabago na sinasabi pala ay para parusahan kayo ng Diyos. So, nangyayari na at posible nang mangyari sa mga susunod na taon o sa susunod na buwan. Yan ay, ihanda nyo ang sarili nyo dahil ang Diyos ay magpaparusa na sa mga nagkasala sa taong bayan. Yan pala ang ibig sabihin ng sinabi kong para sa tunay na pagbabago. Magbago kayo sa kasamaan na ginawa nyo sa taong bayan. Sa mga susunod pong araw, ay ilalabas ko ang tungkol kay Kibuloy. Pati na rin po, yung sinasabi ni VP Sara Duterte na manggagamit daw si Marcos.